And so much stronger.
Sleep.
young without friends. He's your man when chains are high. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like the flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, like a flood. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, for the last time, like a flood. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Hallelujah, yes, Lord. Oh, we give You praise, Lord. Come on, let's worship our God. Thank You, Lord, for Your amazing grace. Thank You for Your love. Hallelujah. Thank You, Lord, for not giving up unto us, oh God, Lord. You're always there for us. You always love us, oh God. Hallelujah, Lord. Despite our shortcomings, oh God, and sins, oh God, Lord, You still love us, oh God, and extend that amazing grace, oh God, to each and every one of us. And so we thank You, Lord. We give You praise. Hallelujah. Thank You for that unending love. Thank You for that mercy. Thank You for that grace, oh God. Hallelujah. Oh God, thank You so much, oh Lord. Our lives are not enough, oh God. Hallelujah, Lord, to pray for all the things that You have done. But that's how You are, oh God. Your love is so great. Your grace is so great, oh Lord. We just have to say thank You, Lord. Thank You, God. Thank You, Lord, for all the things that You have done for us. Oh, we give You praise. We give You praise. Thank You, God. Thank You, Lord. For Your love, Jesus, we give You praise, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Thank You, Lord, for the amazing grace of God. Amen. Sige po, pwede na po tayo makaupo. Yan. Yan. Lord, ang dami natin today. Yay! Welcome. Welcome, Ali. We welcome in Jesus' name. Ayan, makakasama natin si Ali for how many years? Ah, sige po, so bago tayo pumunta sa ating mensahe ngayong gabi, gusto po bang magpasalamat sa Panginoon? Hello, hello, hello. Yan. Ah, sige po. Ay, oh, at matas na pa nga. Ay, nagsisay hi lang pa. Ah, sige. Ayan, unang-una po, salamat po sa Panginoon sa nakatagumpay po ng operation ng Belan ko yung nanay po ni Brother Nelson. Ano nga po namin, ang concern nga po kasi 79 years old na po siya. Mayroon daw po magpagaling nga. Pero salamat po sa Panginoon. Okay naman po yung operation. Patuloy, salamat din po sa inyo na nalangin po para sa kanya. Patuloy po kasama natin kasi tumataas na yung sugar niya. Nawa po pang pabilis yung pag-ilong ng kanya. Ayun, salamat din po sa Panginoon, tunay na Diyos ay mabuti. Ayan, salamat sa blessing na ibinibigay niya. Ayun, kahapon po, natanggap ko yung ano. Yun po sa IHSS yun. Una po, sinanay lang yung nakapangalan. Pero ginawa na akong provider din ni tatay. Ganun pala yung, sabi ko, salamat sa Lord kasi ganun pala yung feeling. yung first check na nakapangalan sa'yo. Hindi naman ganun kalaki pero sabi ko, ganun pala yung feeling na may sweldo. Kasi sa Pilipinas ko talagang full time, ano lang ako yun, housewife. Kasi prayer ko yun sa Lord. Talagang Lord, napakabuti. Talagang pag-design natin. Kasi nung, kasi kita ko yung ano yun, maliit ako. Kita ko yung buhay namin. Si nanay, grade 4 pa lang ako. Nag-work na talaga po siya halos
twice a month, once a month, siya umuwi. So, talagang longing kami sa kalinga ng magandang nanay. So, talaga, desire ko sa ko, Lord, nung marunong na ako mag-pray, marunong na akong isa, Lord, pag hinihingi ko po yung asawa na may work, pasipan, walang bisyo, ay kung ganun, gusto ko, hindi po ako mag-work kasi gusto ko maalagaan yung aking mga magiging anak. Kasi nakita ko nga po yung ano namin ni Eboy na lumaki kami, wala yung namin. So yun nga, binigay ng Panginoon. Salamat po si Brother Nelson. Ay napakasipag po talaga. Hardworking po talaga. At kung nga, Lord, napakabuti mo. Tapos kapag ang isa sa desire ko din, makapunta ako dito sa Amerika para maalagaan ko rin si tatay, makatulong ako kay nanay, kahit ang paano magkagaan. Tapos ang kabutihan ng Panginoon, inaalagaan ko na yung tatay ko, may sweldo pa. Sabi ko, talagang God is good. Sobra-sobra yung favor ng Lord. Parang talagang bisas na sa Lord. Lord, ganun ba ako? Ano ba? Parang ang lakas-lakas ko sa iyo. Talaga pala pag nanalangin tayo sa Panginoon at nakita ng Lord yung desire ng heart natin, talaga palang ipagkakaloob ng Panginoon. So talagang to God be all the glory. Purihin po ang ating Diyos na pagbibigay kuran na talagang buhay at tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Praise the Lord. Isa sa online naman po, meron po ba sa online? May tumataas ang kamay, oh. Sige pa. Sa Angel ba? Sa Angel. Sige, Angel. Naku na pala. Yeah. Sige, Angel. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil si Papa po nag-biopsy po nung isang araw po at nagdating pa results ay benign po siya. So praise God po at salamat po at si Jesus. Praise the Lord. Praise God. Sasagot ng Panginoon. Sino pa po? Dito naman. Sa online. Ay, sa online. Sa on-site. Tungkol sa biopsy, di thank you Lord na rin, ano, kasi talagang inaano kanya, refiner's fire, yung hinahasa kanya, itadang ka muna niya sa mga suliranin ba, gano'n, no? Eh, sasabihin ko na talaga ito, na yun nga talagang, kahit pa paano, nag-desert talaga kami ng isang pang JD, or JD, pero, hindi yun nga, ito nga ang connection. Siguro sa dami ng may ayaw, hala nung ano, di last 2 months, medyo irregular yung ano ko, yung aking ng period, ano, naku, hindi nga eh. Pero hindi talaga nag-worry ako kasi talagang walang tigil siya. So talagang nag-worry na ako, nagpunta na ako sa doktor, ganyan, sabi nila baka daw menopause. So talagang inanalang ako ni Lord na, uy, makinig ka na sa akin, hindi na pwede tama na yung JMJCJJJA mo. Tapos yung nung itong last, ano, nagpunta kami sa doktor, kailangan pa daw i-biopsy, ganyan-ganyan, ano. So binayopsy ko, kaya ngayon naghintay pa ako ng result. Eh talaga nung after, no, sabi ng aking asawa, basta magtiwala ka sa Diyos, sabi niya ganyan. Alam niyo po ba kinabukasan, namutol na yung ano, wala na siyang bread. Eh di, ito matawa ako, ano, sabi ko, at ako, ito na, si Lord talaga, ikunetest ka lang yung faith mo ba, ganyan. So, pero kahit pa paano may alinlangan ako, no, kaya meron uli lumabas. Eh di ngayon ako, nag-ano uli ako, Lord, ano ba to, sabi ko ganyan. Pero ayun, as in, ano, last 2 days, wala na, clear na siya. So, and we are hoping na yung biopsy ay negative. Amen. So, yun, thank you, Lord, for our JMJCJJJA. That, no more. Sabi na, Lord, palakain nyo, palakas, ano? Ipag-ibunan nyo na lang sila at palakain ng tama. Ayun, so thank you, Lord, talaga sa kanya for being our provider, healer, and help. Thank you, Lord, praises and glory to God. Amen. Praise God. Kala ko, inaanong sila naman. Hello po.
Bonifacio sana doon. Or Houston. So, dami delay-delay and then eventually, thank you Lord, I made it. And then, di ko lang ako nakwento ni Mama. She kind of tells me stuff ni Mama. She's sharing niya like about me, George. So, as some of you may know, dapat April nandito na ako. Yeah. I think sabi ni Mama, may delay. I'll just be honest. I failed an exam. Okay, I was two questions away from graduations. Ayaw nila i-curve. They're very strict. And so, because of that, nirepeating semester. And for many, many days, iniyak ko yun. Kasi I was already ready to come here. And naghahanap ako, Lord, bakit? Why did you let me fail? Parang nakaset na, like, you bought, whatever. I guess, eto nga. As in, but God knows kung hindi nga ako nag-recycle, would this happen still, like, being here? I don't know, but in the midst of my sadness, God turned something into a blessing. So I do thank God, this is my first, so mga hindi nakakalam, my first pregnancy, and so I'm due February of next year. Kasi mahilig kami sa The Mommy na movie at you guys know that one. Sa paglalaki, imotep. Magbabae, anak, Solomon. And I joke. So kung lalaki, si Rex, gusto niya i-continue X. So X-Savior daw. Tapos ako, magbabae. Matagal ko nang gusto itong pangalan. Blessing. Parang blessing. Blessing. Nice X! Okay. Kasi nag-extend kami. So, kaya hindi namin kinuha yung flight na supposedly we have. So, when we get to the, nandun pa kami, una pa kami sa linya. Sorry, we don't see in the system. Ganyan. Eh, late na. Sobrang late na madaling araw eh. Eh, ang Japan pala, yung train, 4 a.m. or 5 a.m. lang meron. So, yung parang hindi naman kami makapag-Uber kasi yung isang airport sarado pala. So, parang ang daming issue, sabi lang namin ni Joel, naku, sige, pray tayo para, natin, kung hindi namin alam, anong purpose, bakit, ganyan. So, naisip namin habang nasa, eto, finally, sabi namin, naku, yung ticket, $1,400, wow. Pabalik lang ng Pilipinas, from H. Nasa Japan na kami, Japan Airlines pa yun? 1-4 isa, sabi namin, naku, wala na tayong budget. Parang wala na kami, parang paano kami uwi ng Philippines, ganyan, ganyan. Kaya kitawag kami sa family, sabi namin, hindi kami makaka-uwi. Stuck na kami sa Japan, kasi ganyan. E di yung family naman, naghanap ng mga ticket. E di, anong oras na doon? Like 1 a.m., 2 a.m. sa Pilipinas? Gising sila kasi tinutulungan nila kami maghanap. So they waiting lang kami, yung mga anak ko nandiyan na sa floor, kung saan na lang kami. Tapos maya-maya, nag-message na yung brother-in-law niya. So niya, oh ito, meron $300. So sabi,
edi yan na, then, sabi naman, oh Grace, pakauwi lang tayo, walang magagawa eh, di ba? Edi, ano, tapos yung safe air pala, yung luggage, talagang, pati yung hand carry bilang sa box na kasama. Edi, akala namin, okay na kami, kasi bumili kami extra luggage, kasi nga alam namin, may flight kami. Edi, okay lang, bayad na. Edi, eto na, magpa-flight na kami. Na hindi pa namin naisip, yung tiyuhin ko, dalawa yung luggage niya na pwede pauwi ng Philippines. Hindi namin naisip na, tito, dalawa yung luggage. So, nagbayad kami extra. Eto na, nakauwi na kami Pilipinas. De, worried na ako, naku, paano kaya yung Philippines to US? Sabi ko, ano kayong mangyayari, baka kinancel din. Then, dumiretso na ako sa pal, sa taas. Pagdiretso ko, yes ma'am, wala na po kayo booking, patay. Ito na naman. Yan yung sabi ko, no po, Lord. Sabi ko, bakit po? Ganun sa'yo. Bakit pa? Eh, ilan kami? 6 kami. Eh, kung bibili kami uli ng ticket, di ba? Eh, dito problemata na. Sabi ko, pati paano tayo umuwi? Kasi yung school, yung work, lahat kailangan nang bumalik eh. Kasi yun na yung time eh. And then the next day, and then nung makauwi na kami, ito na, nagsimula na ako magtawag. Tawag na ako sa pal, 4 days. Yung una, pagtawag ko, chinacharge kami ng 8,000 pesos. At isang tao, sabi ko, okay, sige, kako. Kabook na kami kasi kailangan namin umuwi. The next day, sabi, ma'am, hindi pa po approve yung ano, yung, kasi tinatry kong maanohan sila papa ng medical certificate. Para maano sila, ma-rebooking no fee. So, yun ang hindi ko. Sabi ko, sige po, ganyan. So, kada next day, pagtawag ko ulit, ibang tao na naman kausap ko. Sabi ko, iisa pa kayo yung pala? Sabi niya, yes ma'am. Eh, bakit ganun? Hindi nyo kilala yung kausap ko, ganyan. Kasi sigura sa call center. Sabi ko, wala ba kayong note about sa, ano, nasabi ko na ganyan. Next day, 16,000 pesos na. Ang isa. Patas na patas. Tapos third day, guess what? 47,000 pesos na! Sabi ko, sinasadya niyo ba na tumagal kami? Para ano, tumataas lalo yung price. Ganyan, sabi ko, pray lang ulit. Every morning, gabi, pray. Sabi ko, Lord, ano pong reason? Bakit po? Ano pong meron? Sabi ko, kailangan tayong bumalik. Ganyan. Basta, you know, yung minsan nagtatanong ka na lang talaga eh. Kasi parang yung mga nangyayari sa'yo. And then, guess what? Siguro talagang may reason lahat, ano? The fourth day, pagtawag ko, ito na. Halos may umiyak pa nga ako dun sa agent. Sabi ko, Kuya, sabi ko, pang ilang kausap na kita, kabisado ko na lahat ng pangalan niyo. Sabi ko, pwede ba pakitulungan mo kami, ganyan. And dito, na-wave yung dalawa. Apat ang na-wave. And then, so, dalawa lang binayaran ko. Umabot lang ng 600. Parang at the end talaga, hindi ko pa rin alam yung purpose ni Lord, ba't kami tumagal ng konti doon. Maybe to spend more time sa family. I don't know, we were able to, ano, yung matake na yung condo sa condo. Kasi balak namin pa rin, ganun. So siguro, baka binigyan pa kami ng time para matake care yung other things. Pero thank you Lord, thank you na dito na kami. Sa learning talaga, super learning. Saka thank you po sa lahat ng day. Sorry, sobrang haba. Ayoko na sabi. At mabuhay ang bagong kasal. Yay! Mabuhay ang bagong kasal. Si Kuya Joel, at si Donna. Praise the Lord. Amen. Ako naman nagpapasalamat because we spent mga 2 weeks with the family. So we went to Wyoming, Montana, to see the Yellowstone. Napakalaki pa ng lugar. My daughter and my cousin joined us in Montana. So we had the family time together. We were all 8 together. And then coming back to California, my daughter and my son-in-law came with us. Bibihira yun eh, kasi uuwi lang yun pagka may kasal na aatendahan. So naisisingit lang yung family reuniting namin. So anyway, but then we had fun times together. So nakabalik na rin sila dun sa Virginia. And hindi pa siya buntis.
Hindi naman sa club. So, but then, thank God that for that brief period of time, we were together, we took a lot of pictures, we went out to eat a lot, kain-kain. So, I thank God that yung experience natin, Donna, I would not travel, my sister and I, ayoko kay Glenn, we will not travel without the younger generation. Si Ginny pa, si Hayden, who will take care of everything. Kasi ngayon, di ba, puro ano na, high-tech na, oo, ganun. So, baka mawala din ako katulog. May balik ako sa Pilipinas, tapos sumisigaw akong ganun sa Japan. So anyway, thank God for the family time that we have together with all my three children and son-in-law. Amen. At saka, thank God, bumalik din kaming lahat. Medyo na-hit ako ng pating ubusipon, Sunday after Sunday. Parang dun ko na-feel, and then Monday I was down, Tuesday, and then up and about naman na agad ako nung kahapon, and then today, nag-gardening na ako, nagbuhat-buhat, etc. So I thank God that for his healing, yeah, strength is God. Amen. Amen. So ka po, meron pa sa online naman sa ano? Meron pa ba? Okay, kung wala na, no? Sige. Okay, very good. Thank you so much sa mga testimonies nyo at narinig ng Panginoon yan. Okay, sige. Let's welcome our speaker for tonight, Pastor Rajan. Good evening, everyone. So we're going to study this lesson about trusting our God. So we are now in the series of embracing the promise of tomorrow. So it's more on trusting our God. Whatever situation we are in, we should trust our God. So we're going to study this verse according to Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for giving us this opportunity to learn from your word. And we are praying, Lord, that you talk to us, Lord, as we study your word and lead us to your will, your word. And may we glorify your name, Lord, as we listen to your word of God. Thank you. Thank you, Lord. And we allow the Holy Spirit to move in our midst. Thank you. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. You know, so actually, this is not our main verse, but I would like to, study this one, especially the word heart, with all your heart. Right? So if you talk about with all your heart, it's not just the positive things or yung mga masasayang pagkakataon. Tayo magtitiwala sa Panginoon. Pero pag tignan natin yung verse na ito, it talks about the things that somehow negative na nangyari sa buhay natin. Gaya kanina, hindi ko na biopsy, iwan iwan sa Japan, the Japanese ka na. Okay. So most likely, yung mga panahon na kung saan eh, parang ang hirap tingnan yung Panginoon. Diba? So when God says, sa ating mga panalangin, no, or some wait. So, paano natin ito tatanggapin? So, understanding an answered prayer. So, hindi natin yung ilang mga bagay. Understanding an answered prayer. But definitely, technically, theologically, God answers prayers. Okay? Probably, we can answer yes, no, or wait. But in our perspective as human being, there are times na parang hindi tayo sinagot ng Panginoon. So I just like to continue this statement, an answered prayer. Kung may mga pagkakataon, paano ba natin? You know, prayer is a vital part of our relationship with our God. Agree? It's very important. We often expect immediate answers. We often expect God will miraculously
the mistake. But what happens when God seems silent? When God seems silent, when our prayers go unanswered, what gagawin natin? Are we going to trust Him? It can leave us feeling confused. Totoo naman, talaga, ikaw naman malam mo, wala sa Japan, maiwan sa Japan. Confused, discouraged, and even feeling abandoned, right? Yet, Scripture teaches us that God's silence doesn't mean He is absent. He's always present. And instead, it often signifies His deeper work in our lives, shaping us for a greater purposes. Okay, so kaya pag hindi tayo sinasagot ng Panginoon, hindi nangangulugan, wala siya. Kasi minsan, kapag hindi naman tayo sinasagot ng Panginoon, ang isip natin, baka may nagawa ko mabigat na kasalanan. So something sarili natin kagad yung tingin natin. But hindi natin nakikita yung greater purpose ng Panginoon. Diba? Bakit yung mga pinagpanalangin natin, minsan hindi sinasagot ng Panginoon. Tama? Kung gusto mo na magka-baby, pero hindi nangyari. So, unanswered prayer. Kaya somehow we need to understand this unanswered prayer so that we can fully trust with all our hearts to our Lord Jesus Christ. Amen? Kasi may mga pagkakataon, hindi sinagot. Diba, hindi sinagot ng Panginoon. Kanyara, meron ka nililigawa, pero hindi ka sinagot, hindi na ating. Hindi na ating. O, yung magministeryo, ayaw na rin magministeryo. Bakit? Kasi hindi mo na ako yung gusto mong kuha. Pero if you have this perspective of unanswered prayer, properly accepting unanswered prayer, well, definitely you will continue doing what you're doing. Right? Amen? Amen? So that's why we need to look this. This tonight, we're going to explore three key reasons why God might not answer our prayers immediately. Or probably, pwedeng no ang sagot ng Panginoon. And we can trust Him and His wisdom during these times. Okay? So the purpose of silence. You know, with the purpose of silence, I have the verses here, the story of Paul himself, according to 2 Corinthians chapter 12, verse 9. This is the answer of our Lord to Paul. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. You know, sometimes God's silence is not a sign of His absence again, but a reminder of His grace. But if we kind of look the context of this, verse 7 pala, makikita natin ang sagot ng Panginoon ni Pablo dyan. So, to keep me from, So, to keep me from becoming conceited, verse 7, 2 Corinthians verse 7. To keep me from being conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. So, mayroon siyang pinagpipray, tatlong beses siyang pinagpipray. We don't know anong tatlong beses, no? Pero tatlong beses ang hiningi sa Panginoon yung tanggalin yung thorn in the flesh. So, hindi naman dineklara ng 2 Corinthians Paul yun. Pero, pwede siyang physical, pwede emotional, pwede yung dinadaanan yung mga temptations. Pero, majority ng mga scholars, sabi dito ay physical. So, yung panahon ako sana siya ay nablind because nakita niya ang Panginoon, but probably yun ang thorn in the flesh niya. So, yun yung pinapanalangin, hey, tanggalin mo na po ito. Ang hirap! Diba, tanggalin mo na, pero tatlong beses niyang pinapanalangin, pero ang natural na sagot sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast, sabi ni Pablo, all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Okay, so bisa kapag silensyo ang ating Panginoon, parang isagot niya, I know, pero di direktang no eh. Hindi nga tinanggal yun eh, yung kanyang core in the flesh. Diba? Hindi tinanggal. Pero kasi sabi niya, baka rin siya ay lalong yumabang.
diba? Baka lalo siyang magmataas. Dahil sa dami ng revelation na binigay sa kanya, kung wala pa siya nun, ako. Diba? Talaga siguro magmamayabang siya. Pero sabi ng Panginoon, okay na yan. Okay na yan. Nandyan na yan. Okay lang yan. Because my grace is sufficient. Okay? At lalo, yung sinasabi niyang sufficient dito, siya yung magsusupply ng mga needs mo. That's a great word, yung sufficient. Siya magsusupply ng strength and needs mo because He's our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen? Kaya nga dito, kaya pag silensyo ang ating Panginoon, may probably yung reason niya is for us not to be conceived. Or, in our situation, baka siguro, pag meron tayo nitong bagay na ito, baka lalo tayong maging lumayo sa Panginoon. Tama? Baka mas lalo tayong lumayo, baka mas lalo tayong mabisi sa Panginoon. Baka mas lalo natin kalimutan ang Panginoon kapag ibinigay yun sa atin. Eh, minsan, yung mga panalangin natin, para naman, it seems so the will of God. Nagpipray tayo para sa atin. Pero kung minsan, hindi sinagot ng Panginoon, well, definitely may purpose ng Panginoon. It's for our own good. Tama? No, hindi na trip lang ng Panginoon. O, kasi, ayaw mong abigay. Hindi. Kasi pag binigay ng Panginoon, He is all-knowing, alam niya kung ano mangyayari sa iyo kapag meron ka. Pag binigay sa iyo. Tama ba? So, yung grace ng Panginoon, sufficient na yun para sa atin. Amen? Kung hindi man tayo bigyan ng Panginoon ng immediate healing, hindi tayo bigyan ng immediate budget para sa pambayad ng ating upa, okay, kung hindi man tayo bigyan ng immediate partner, okay lang yun. You know, because God, His grace is sufficient for us. Ibig sabihin, He always provides what we really need. Amen? Kung ano talaga yung kailangan natin, yung ibibigay sa atin ng Panginoon. You know, this teaches us that sometimes God's silence serves to draw us closer to His grace. Dito, babalik talaga tayo, grasya ng Panginoon. Kaya minsan yung mga nagtuturo na sa paligid natin, o mga napapanood natin, mga iba, tele-evangelist, pag hindi ka mayaman, hindi ka pinagkikilusan ng Panginoon. Meron pong gano'n. Pag ikaw ay tigmak ng utang, wala sa iyong Santong Espiritu. Diba? So, go on, really? May mga naniniwala. Pero sa totoo lang, makikita natin, probably, hindi sinasagot ng Panginoon, baka malugmok nga tayo ng todo sa pagkakautang. Tama? Kaya minsan, yung sagot sa atin ng Panginoon, no, tanggapin natin. Tanggapin natin. Kay Pablo, no yun eh. Hanggang siya ay magaroti. Diba? Nandun pa rin yung thorn in the flesh. Diba? Pero hindi nagbago ang kanyang pananampalataya. Sobra pa rin ang tiwala niya sa ating Panginoon. Ikaw, tayo. Kapag meron pa tayo hindi nabibigay ng Panginoon, medyo nagbabago ba yung ating commitment? Nagbabago ba yung ating takbuhin sa ating pananampalataya? And dapat manalangin pa rin. Dahil tayo naman ay nakatungtong lang sa grasya ng Panginoon. Even our salvation because of the grace of our Lord Jesus Christ. Not because of our actions. Not because of our accomplishments. Not even our education. But because of His grace. Tama? O kaya parang pag nangihingi pa tayo, Lord, ba't di mo binigay? Okay, parang ikaw boss? Diba ako yung gano'n na tingin ko, pag hindi binigay ng Panginoon, ayaw ka na magreklamo. Ewan, nag-fasting ka na, tinignan mo na kung meron ka nagawang kasalanan sa buhay mo. Talagang siniyasap mo, meron ba ako talagang gawang hindi nararapat, tapos nag-fasting ka na ng isang linggo, pagkatapos na wala pa rin. Ano magiging conclusion natin? Baka magiging conclusion natin, hindi ka totoo. That's wrong. Diba? Mas lalo makita natin, kaya hindi mo binibigay para sa ikabubuti ko. Amen? Kaya mo pala hindi binibigay para sa aking ikabubuti at ikagaganda ng takbuhin ng pananampalataya. Amen? Bata sa katabi, okay lang yung pag binigay ng Panginoon. Ibig sabihin, para sa ikabubuti mo. Tama ba? Ganun pa rin. Diba? Kanya rin, gusto pa na yan, nangangailangan na ako ng pera. Ba't hindi pa rin binibigay para sa ikabubuti mo? Kasi pag nangutang ka, utang na utang. Diba? Kaya yung mga nagpapabili magpautang, medyo tigilan dyan. Diba? Pag utang ka ng utang, pag gano'n, hindi na ako pinutang ni brother, ni sister, parang hindi na pagkakapatira. Minsan, hindi na tayo pinutang. Bakit? Kasi lalo tayo lumulugog na sa utang. Kaya lalo na tayo nawawala doon sa paningin sa Panginoon.
nakatingin na tayo sa mahihiraman natin kaysa sa Panginoon na magbibigay ng mga pangangailangan natin. So it's time for us to sino ba kung pwede mautangan? Sino online dito? Naka-green? Kamusta na? Ayan, kaya kamusta na? Nakakaba yung gano'n, di ba? Nakakaba na tayo nandito sa Amerika. Kung kinamusta ka, sa haba ng panahon kinamusta ka, kamusta? Oh, di ba parang hindi mo alam kung sasagutin mo o hindi eh. Ayun sa inyo sumasagot. Pero pinapalipas ko ba isang araw eh, kasi baka hindi nyo na kailangan. Baka hindi nyo na kailangan, praise the Lord. You know, kaya minsan tayo, nililinilin tayo ng Panginoon, trust you. That actually the people around us, that the people na makakapag-provide sa Panginoon sa atin. Diba, kaya sufficient ang kanyang grace para sa atin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon dyan. Kaya minsan, hindi tayo sinasagot, okay lang. Minsan tinuturuan tayo how to manage our budget. Diba, tinuturuan tayo ng Panginoon. Kasi minsan, pag may dumating na pera, may 1,000 dumating, aba, anong gagawin? Punta na kagad, saan dapat kung gastusin na gagad, saan dapat gastusin? Bumili na. Galit sa pera. Para ayoko sa'yo, doon ka. Diba, baka tinuturuan din tayo ng Panginoon. Kaya minsan, nalalagay tayo doon sa sitwasyon na yun. But definitely, nakatingin pa rin ng Panginoon sa atin. Diba? Tinitingnan pa rin ng Panginoon anong gagawin ng anak ko nito. Diba? Pero tinuturuan tayo to manage our own finances. Diba? Paano natin na yan? Dalhin. Paano natin gamitin? Okay? So that's definitely the purpose of silence for us. For us to learn. For us to know His greater purposes in that situation. And para sa atin talaga. Okay? Kaya huwag tayo magtatampo. Pangalawa. The preparation for growth. Okay, so in James 1, 2, 3, chapter 1, verse 2 and 3. In that verse, consider it pure joy. Tingnan nyo ito ha. Pure joy, my brothers and sisters. Whenever you face trials of many kinds. Sino ba masaya dito pag mayroong problema ang dinaraan? Pagsubok. Nasaya. Saya. Sabi'n saya. Wala, no? Pero pa sabi ng Panginoon, consider it pure joy. So malulungkot ka talaga, pero deep in your heart, because you need to trust God. Diba? Pero sabi dito, because you know the testing of your faith produces perseverance. Okay, meron pa rin talaga dulot itong maganda sa atin. You know, unanswered prayers can also be a tool for our spiritual growth. Sa paglago natin sa pananampalataya. You know, James encouraging us believers to consider trials as pure joy because these challenges test our faith, your faith, my faith, and produce perseverance. Diba? May paglambo talaga nangyayari. Kaya minsan, unanswered prayer tayo, probably God wants to see growth in our lives, in our walk, in our spiritual walk with our Lord. When God doesn't immediately respond to our prayers, He might be using the waiting period to develop our character. Probably that's a wait one, diba? Waiting period. So, minsan tayo mga tao, ayaw natin talaga maganda eh, no? We're so impatient, lalo na pagdating sa kalooban ng Panginoon. Isa, kapag meron mo tayong kausap na late lang, ano nangyari? Init ulo. Late ka na 2 minutes. 2 minutes lang ha, galit na ha. Okay. Pero tayo, di ba, pag tayo ay sinasagot ng Panginoon na hindi kagad sinagot, well, definitely, tinitingnan ng Panginoon yung development of our character. Okay? Kaya nga sabi kanina, kung paano natin i-handle yung ating mga sarili during the trial period or the testing period. Di ba? So this is the time for us to definitely, this is a preparation for our growth. Kapag di sinagot ng Panginoon, God is doing something for our faith to be stronger. Kaya hindi dapat umatras. Ano? Lord, pinag-pray ko naman siya. Pinag-pray ko matamos ang inom. Walang bisyo. Magpunghaw ang mata. Magpunghaw ang mata. At tapos ano pa? Yan, naging mabait. Pero ba't hindi siya, Lord? Ibig sabihin,
it's not actually you that the prayer na binibigay mo, but actually yung puso mo, nililid ba yan para sa lalo pa kalumalating ng Panginoon. Kaya this is the time for us to, just as a seed needs time to grow into a tree, our faith needs time and trials to grow strong. Kaya ang isa talaga yung binibigay mo. Diba marami naman talaga, mapanalangin ako, marami ako panalangin na iting binigay ng Panginoon. Sama, parang magdududa ka, Lord, sinasamahan mo ba ako? Diba, Lord, ang spirito mo ba ay nasa akin? Diba, magtatanong ako, ano ba magganawa ako kasalanan? Baka meron akong nagawang kasalanan, talaga hinahanap ko na sa puso mo, ano yun? Pero, well, may purpose na lang, Panginoon, para makita yung development ng karakter ko, karakter ng bawat isa. Tama? Kaya wala magtatampo sa minsan katabi. Bawal tampuhin. Bawal matampuhin, lalo na sa Panginoon. Ano ha? Lord. English na matampuhin na... Tama ba? Okay. Pwede, sensitive ano? So, pagdating sa Panginoon, we should trust Him kahit na hindi niya ibigay yung hinihingi natin. Because we know it's for our growth, development of our faith. Amen? Nagpipray tayo. Sa Pilipinas, sabi ko, may mga businesses kami. Pinipipray namin parati yung pero nangyari. Naka-hold up kami. Tinatungan kami ng barang. Walang pera-pera lang to, ha? O sige, pera-pera. Paano yun? Talaga na mga dami namin pinanas. But you know, nilid lang kami talaga dun sa tama. Diba? So, hindi pala yan dapat matinutukuhan dun. Yan. Hindi pala dapat yan. Hindi pala paano magtambal ng maraming pera. Kundi paano palawakin ang kaharian ng Panginoon. Ang kaharian na pinagkagawa na siya. Hindi pala yan. Alam mo, kaya mo magpayaman. Yan. Pero hindi ito dyan din natin. Amen? Tama ba? So, syempre, Lord, paano yung ating mga pamilya? Eh, pwede ka naman mayaman. Basta kung makain yung pamilya mo, di ba? Pwede ka naman hindi mayaman. Pero, napoprovide yung mga pangangailangan. Kahit $600 sa akin, okay. Okay, you know, this is the time for us to, again, when an answered prayer, yung nakuha nating sagot sa Panginoon, we should look at this as time for our growth. Tama ba? Hindi ko pala sinagot ng nililigawan mo. Di okay lang yun pala. Eh, pag napangasawa mo yun, baka lalo magulubuhay mo eh. So kaya nilalagay ka roots sa tama. Yan. Lalo yung scheduling ano, so, tama yung nangyari, no? Ganda. Kasi kung nandito ka nga, baby, di ba? Tama, no? Pero blessing, please. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ganda ng timing ng Panginoon. Grabe talaga. So that's definitely the preparation for our growth. Number three, the last one, is the perfection of the timing. Ito ang pinag-usapan natin. Sa Habakuk 2 verse 3, pakikita natin dyan. Kasi yung sa verse 1 pa lang, tinanong na kagad ni Habakuk ang Panginoon, Lord, ang tagal mo naman! Ganun ha? Ang dami reklamo ni Habakuk, kaya haba yan, haba. Puro reklamo yan, ang dami. No? Kaya una pa lang, pag binuklat mo, Lord, ano ba akong katagal? Ayan, so dami talaga yan. Pero sinagot siya ng Panginoon, the vision awaits its appointed time. Huwag ka mag-alala, may vision of bibigay sa iyo, Panginoon. It hastens to the end, it will not lie. Sabi ng Panginoon. It seems slow for us. Parang bagal ah. Pero sa Panginoon, wait for it. It will surely come and it will not delay. You know, God's timing is perfect. Amen. Meron tayong sarili timing na tinitignan. No? Para kala natin, yung timing na dapat December, masagot na ako ng Panginoon. Lord, kung totoo ka, sasagutin mo ako December pa lang. Pero, akala mo yun ang perfect timing. Pero meron palang perfect timing ang Panginoon sa lahat. Even when it doesn't align with our own timing, you know, Habakkuk was told to wait for the vision. Even it seemed slow. This scripture reminds us that God's delay are not denials. Actually, it's a direct redirection sa atin. But rooted in this perfect timing. Okay, so pag-uusapan din naman natin sa Sunday ito, last Sunday, about the perfect timing. Often, we want immediate answers, but God, in His infinite wisdom, knows when the time is right. Kasi tayo, hindi naman natin alam kung anong oras talaga
kung ano mangyayari sa atin sa mga susunod na linggo. Tama ba? Hindi natin alam. Yun tayo finite. Sabi mo sa katabi mo finite. So, madaling sabi, tao ka. Tao ako. Okay. Tao ako, tao ka. Pero ang Diyos ay Diyos. So, yung oras, nakaraan, alam niya. Yung mga mangyayari, alam niya. Tama, kaya siya yung nasa perfect timing parati. Kaya pakiramdam natin, Lord, at ang tagal. Kasi sinisisi pa natin ibang mga nasa paligid, sa gobyerno, yung ibang mga tao na pabagal-bagal, umilos. Pero sa kabuuan, perfect timing pala ng Panginoon na binibigay. So hindi ito denial, actually. Bakit? You know, we just need to trust His character. Okay, yung ating Panginoon. Kaya ito yung trust Him wholeheartedly, di ba? Buong-buo, kahit na parang ang tagal na natin nag-aantay, Lord, ba't gano'n? Wala pa rin akong girlfriend ngayon. Okay lang, minsan kahit pala, eh, di ba? Okay. Lord, bakit ngayon, bakit wala pa rin hinihintay kong bayad sa akin? O yung bayad ng gobyerno sa akin? Well, may perfect timing talaga ang Panginoon. We should trust His timing. Amen? We should trust His sovereignty. You know, imagine a master conductor leading an orchestra. Or dito na lang dito sa atin. Diba? Kapag may isang music team natin at age, diba? Pag wala, may isa dyan na wala sa timing, ano? Ganun, no? Ganun. Kahit isa lang. Diba? Kanya, lalo na siguro ng drummer. Pag nawala sa, siyempre siya ang beat eh. Diba? Pero pag nawala sa timing, ang gulo ng banda. Ganun din, pag hindi pinalaw, pag wala sa timing, magulo. Kaya we should trust our God when it comes to timing. Amen? Kaya misa talaga nga, pag may pinapag-pray tayo tapos hindi sinagot ng Panginoon, okay lang yun. Diba? Okay lang. Sa akin, tinatanggap ko, baka hindi pa yun yung tamang oras. Diba? Baka hindi pa yung tamang panahon. Pero pag binigay ng Panginoon, well, definitely, you enjoy the fruit of your prayers. Tama ba? So, ganun naman talaga. So, sa panalangin natin, hindi lagi talaga oo ang sagot ng Panginoon. Magabing sa katabi, okay lang. Kasi pag hindi, pag siya ay humindi, kapag siya ay nagsabing maghintay, para sa ikabubuti natin. Para sa ikabubuti. You know, trust in God's timing when prayers go unanswered. Remind yourself that God is never late. That's my God. That's our God. That's the God of the Bible. He never late. God is never late. His timing is always perfect. And when the time is right, He will bring about the answer in a way that is far better than we could have imagined. Tama ba? No? Sarap man mag-vaping daw. May hindi mo laki-laki. At kanina, nahawa ko sabi ko, COVID talaga yun. Tinatan mo rin sarili ko eh. Sabi ko, buti na lang, hindi ko kawawig eh. Ano ba COVID talaga mo? Ang hirap talaga. Ang haba pa ng pelikmat. Hindi mahaba pelikmat ako. Ang mahaba sa akong bigote. Sa kanya, pinag-angama, ito, okay naman ito, Lord. Thank you, pag Lord, thank you for giving me this baby. Kahit tawin din early, pero okay lang, binigyan mo pa rin. And ako, siyang tagal namin na tayo yun. Diba? Sobrang tagal. And, alam niyo ba, bumili pa ako ng application para kung paano lang sumakto yung aming ano. Ito, bili ko yung 2,000 pesos, di dollars. Alam mo, ganun. Gumali ako ng application talagang every time, oh! Mami ah, oh! Lagi ka na! Bugas! Talagang nakalista lahat. Oh, nakalista! Sa totoo, nakalista! Eh, magtutubig ang totoo! Tinatiming nga namin! At may, sumasakto siya. Ito yung ano mo, tawag na mami. Ito yung, Ovulation. Ito yung sakto-sakto. Sakto! Lumipas yung taon, wala, tinigilan ko na lang. Sa 2,000 eh. Ngayon na, binabalikan pa ako eh. You want to continue your subscription? No! 2,000. O, diba? Tinigilan mo na. Sabi namin, siguro talaga timing ng Panginoon. Basta bahan ka lang tayo para. Sa timing.
maliligid ng Panginoon, saan man tayo dalhin. Ano bang ano, ayan, tingnan mo naman. Sa Made in America pala! Ang una pa sa akin, maging Amerikano. Meron ang ano na isang ano, passport ako na blue. Kaya matik na sa mga isa dito pag diba, hindi ba lang, ano yung plano ng Panginoon? Ano pa yung mga susunod? Baka someday na, baka ikaw yung tawagin ng bus na. O kaya maging presidente ng United States. Diba? Pero may plano ng Panginoon. Minsan kala natin wala na, pero meron pa tayo. So let's trust the timing of our God. Okay, huwag tayo malulungkot kapag hindi nangyari sa plano natin. Dahil ang plano ng Panginoon mas maganda, mas guwapo, at mas maayos. Amen? Let's pray. Father, we come before you, Lord God, and we would like to admit, Lord, that minsan impatient kami, Lord, when it comes to answering our prayers. We want immediate, Lord. Gusto namin kagad, sagutin mo, Panginoon, na mawala sa amin ito, kagaya ng panalangin ni Pablo Nicole sa kanyang thorn in the flesh. But definitely your answer is no. Kaya naman, ba't di namin nakita yung pagbabago ng commitment ni Paul? In fact, mas lalo pa siya naging malakas sa paglilingkod because when he's weak, Lord, kayo nagpapalakas sa kanya. You are strong, Lord God. Tulungan mo po, Panginoon, ng bawat isa sa amin to accept the reality of your answer in our prayers, Lord God, when you say no. And you, when you say wait, hindi namin alam kung gano'n rin katagal, Panginoon, but we would like to trust you with all our hearts, Lord God, and not lean on our own understanding, but to submit on your will, your word, and you will direct our paths, Lord God. Thank you, Lord, for giving us this time to understand yung unanswered prayer. Ito po ay maging kalakasan sa amin dahil we know, Lord, every time na nagpipray kami, meron talaga mga hindi mo sinasabi. But in a perspective, Lord, for our own good, tulungan mo po kami na damahin ito na para sa kabubuti namin, ikatatatag ng aming pananampalataya, at ikagaganda ng relasyon namin sa inyo. Mas lalo namin kayo pagkatiwalaan ng saktong oras, saktong timing sa aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa inyo namin ito pinagkakatiwala. Kayo po maluwalhati sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Malabahan natin ang Panginoon. Yes. Amen. Amen. Last verse pala. Maganda rin pala ito. Dito rin pala. But still, be still in the presence of the Lord and wait patiently for him to act. Don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked schemes. Be still in the presence of the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Sige po, tayo po ay magpipray. It's sakto, oras natin. Pag-pray po natin ng mga bagay nito. Una, pag-pray natin yung parsonage. Panalangin natin matapos na siya. And then yung Bible studies and outreaches. Sino po yung gusto magpa-Bible study, pwede nyo yung approach ako para i-workout natin yung schedule. Pati yung, empty. Meron ba tayo? Pwede mo lang po eh. Lagi din po tinitinuhin eh. Wala din. Siguro siguro. Okay po. Sige, pag-pray natin yung ating may prayer request man tayo dito, sama natin sa pag-pray natin yung mga prayer request natin. And then let's pray our 24th anniversary, September 22, 2024. Let's pray for the attendance, 200 target natin. Last week ay nasa 100 request tayo. Kaya hindi tayo na gano'n, yung breaking of the bread. Kasi yung breaking of the bread natin, cup natin, kulang. Yung 60 lang yun, kaya wala. Ang hirap naman, taas mo po yung ano. Wala silang dala, hawak-hawak. Kaya, dumating na ngayon, kaya pwede tayo mag-break up ng ganyan. So, next week po yan, gawin natin. Kasi marami tayong last week. Pero marami pang nakapag-may nang wala, ah.
testing, ang dami pa, dami talaga ng mga, siguro aabot tayo ng 100, 30 kung nagdating siya. But let's pray for this event, attendance 200, pray natin speaker natin, si Pastor Mark Awaaw. Darating siya dito by Friday, and then naman 20, so kaya magpanalangin natin yung travel dito. Then let's pray for the promotion, paano natin promote yan. Baka po pwede maglagay sa inyong mga bahay, doon po sa seafood, meron na, maglagay na ako sa seafood. Sa Island Pacific, maglagay tayo. Meron na po doon. So pwede po tayo maglagay ng doon. Kaya lang, kapag nagpo-post ako ng gano'n, sabi ko, kasi medyo expensive yung ano, poster. Nag-stockang dahil ng kanila. So kaya sabi ko, baka pero mas mura. Pero gano'n din ang quality, maganda sa akin. Pero pag-pray natin, dahil promotion, marketing yung pinakamahal. Personal invitation yung mas maganda yun. So kung meron kang kilala Pinoy, o kaya nakakaibigan ng Pinoy, pero gusto sila na manasahat, ang pesta Pinoy, eleksyon pa tayo. Dalawang leksyon, dalawang ulo, isang okay, meron tayo. So pag-pray natin yan, kung meron kang kakilala, invite them. So probably, ma-reach natin yung 200 loobin ng Panginoon bigay sa atin. Let's pray for the program kasi siniset up natin yung mga mag-special number. Biski yung ating lugar din sa nakapag-anniversary natin, medyo maayos yung harap pa niya. Okay? Tama. Okay. Hey, church set up natin by Saturday, may pag-set up dito. So if you want to join us, then lilinis ulit. At saka dito yung stage. Yung stage, ano na. Sa lubugan at maging tapos pray natin join us 9 a.m. kung gusto niyo po. Then let's pray for tax distribution September 14 naman yan, lalabas ulit tayo, magbibigay rin tayo ng mga tracks. Yun ang maganda experience ito, ano, misan siguro parang may iba nahihiya magbigay, diba? Pero pag tingnan nyo na lang yung mga nagbibigay ng mga company leaflets, diba? Very ano sila, very eager sila. Pero why? Because kailangan nilang ipaalam na may company nito. So the same with that. Siguro, siguro, yung workout natin na yung hiya, okay naman, parang natatapa tayo ng mga gabon, mawala yun. Wala pa naman nagwawala yun. Church! Wala naman nalaban naman ganun. Okay, so pag-pray natin yan. And then September 28, yan ay ating meter, meeting natin ng workers, mga workers. Gaining workers' meetings. So lahat ng mga magagawa natin. Ayan. Okay, sige. Bilang tayo 1, 2, 3. Simula kayo ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 po kayo, 3. Tapos 1 kayo. Ayan. Tapos 2 kayo. Tapos 3. 1, 2, 3. Glenn. 3, sunod, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ayan, sige, dito lahat ng 1, dito 2, dito 3. Ayan, sige po, let's group ourselves and let's pray. We have 15 minutes. Or kung gusto nyo tumagal, pwede rin as the Holy Spirit leading you to pray. Yung mga online ko, i-group ko natin. Group 1. Sa mga, sa online ko, ito ang ating group 1. Okay, makiklik lang po ang lalabas sa inyong online seminar. Join room. Join.
join the room. Yeah.
pa rin doon pinapain. Baka po Saturday. Ah, dito po. Dito po. Thank you.
Thank you.
Friday. Yan. Maraming salamat po sa aming mga panalangin. Sa ating mga panalangin pala. Sa gabi ito. Okay, praise God. So, again, ang assurance ng Panginoon when we come to His presence, we Amen. Amen. Sige po, tayo pang nalang tumayo at awitin natin ang ating awit. This is amazing grace. This is amazing grace. I graduated from school.
nakakarami na yung pinakulit na kayo sa akin. Okay ka naman. Yay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yay. Malago. Ingat ah. Yay ah. Yay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.